Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, gusto kong samantalahin ang mga oras na ito. Samahan niyo ako sa maikling oras na ito ng sagayong kapulutan natin ng aral at sa nagantimpalan tayo ng Allah sa ating mga pakikinig. Abang inaantay ko ang aking pamilya na naggrocery. Para na rin sa mga nagtatanong patungkol sa ano nga ba ang kailan tayo magsisimula ng pag-aayuno bilang sunna itong araw ng Ashura. Ano ang kahalagaan ng Yawmul Ashura, ang araw na ito? Bago natin banggitin yung pag-uutos ng propeta sa kahalagaan ng pag-aayuno sa araw na ito, banggitin natin ng mga ano nga ba ang kaganapan na nangyari. Dahil minsan nakita ito sa mga kwento ng mga Israelita at sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, although ang ibang mga pantas nagsabi na ito ay mga may daif, pero min babil faida, para lang sa kapulutan ng aral, ang mga kahalagaan ng naganap sa mga araw na ito ay para may ibahagi at pandagdag kaalaman sa atin. Una, dito daw kasi nangyari kung saan si Propeta Adan ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kasalanan noong sila ni Hawa ay lumapit doon sa ipinagbabawal na punong kahoy sa paraiso, at nung sila ay nagkasala at humingi ng kapatawaran, nung sinabi nila Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, katotohanan o aming Panginoong Allah, nalinlang namin ang aming sarili, kami ay nagkasala, at kung hindi ikaw ay magpapatawad sa amin, kami ay kasama sa mga talunan sa araw ng paghukom. So dito rin daw po nangyari yung kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, kung saan sila ay nailigtas doon sa napakalaking pagbaha sa kapanahunan na yaon. 10 ng kanyang mga kasamahan na naniwala sa kanya na nung ginawa niya yung barkong yun. Pangatlo, dito rin daw po nangyari yung kaganapan na kung saan si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam ay sinusunog siya, at dumating sa kanya si Jibril, ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagsasabi na kailangan mo ba ng tulong mula sa akin, at sinabi niya ang tigib na pananampalataya ng mga propeta at mga taong matakutin sa Allah. Sinabi niya, kung tulong sa iyo ay hindi ko kailangan, pero kung tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay doon lamang ako hihingi ng tulong, dahil siya ang aking sandigan at nakasalalay ang aking buhay at lahat ng nangyayari. Kaya bagat naman sinabi niya sa kanyang dua na hasbunallahu wa ni'mal wakil, sapat na sa akin ang tulong, gabay at proteksyon ng Allah, dahil siya ang aking sandigan. Pinarusahan siya sa oras na yun dahil doon sa pagsira niya doon sa mga imahe at mga ribulto na sinasamba ng kanyang ama at 10 ng kanyang mga kasamaan. Pang-apat, dito rin daw nangyari yung kaganapan kung saan si Propeta Yunus alayhi salatu wasalam ay umalis sa bayan ng Ninyebes dahil sa katakutan ang mga tao na hindi na naniniwala sa kanila, hindi na naniniwala sa kanyang mga turo, at sila ay nagtatambal sa Allah, gumagawa ng mga kasalanan, at umalis siya, at bilang pagsubok ng Allah sa kanya dahil hindi na nakapag-antay ng revelasyon mula sa kanyang Panginoon, at siya ay nakain ng isda. At alam niyo ba ang nangyari? Ito yung sinasabi ng mga pantas na nangyari sa 3 kadiliman na hindi pa naganap sa kasaysayan sa kapanahunan na yaon. Dahil una ay ang kadiliman ng takipsilim ng gabi sa oras na yon. Pangalawang kadiliman ay ang kadiliman ng tiyan ng balena, dahil siya ay nakain ng isdang balena. At ang pangatlo ay ang kadiliman ng pusod ng dagat doon mismo sa kailaliman ng dagat. Pero dahil sa kanyang pagtataka, narinig niya ang mga ibang nilalang isda o anumang mga buhay na nilalang na nilikha ng Allah sa karagatan, na sila ay pumupuri at lumulahati sa Allah. Kaya bagat naman sinabi niya na sa kanyang panalangin bilang isang dua, sa kanyang paghingi na La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, nung sabihin niya na walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa iyo, Ya Allah. Luwalhati sa iyong pangalan, pinupuri ka at niluwalhati ka ng lahat ng iyong mga nilikha. At subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, nalinlang ko ang sarili ko at nagkasala, nagkamali, at humingi ng kapatawaran. Sa pagdikr niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, law lam yakum minal musabbihin lalabitha ila yawmiddin, kung hindi man siya nagkaroon o hindi siya naging
kasama sa mga alipin na pumupuri sa Allah, ay siya ay mananatili sa tiyan ng balyena hanggang sa araw ng paghukom. Subhanallah. So, dito rin po nangyari yung kaganapan na kung saan si Propeta Ayub alayhi salatu wasalam ay napagaling ng Allah sa mga sakit na pagsubok sa nangyari sa kanya, kung saan sinubukan siya sa kanyang kayamanan, sinubukan sa kanyang pamilya, at sinubukan sa kanyang pangatawan, at nailigtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana masaniyadur wa anta arhamur rahimin, o aking Panginoong Allah, ikaw ang nakakabatid at alam mo kung anong pinagdadaanan ko, at ikaw ang tunay na mahabagin at maawain, kaya bagat naman siya ay pinatawad din ng Allah at napagaling sa kanyang mga sakit. Ngayon mga kapatid, ano nga ba ang kahalagaan ng araw na ito? Bakit ito ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno? Ayon sa hadith sa Bukhari, kung saan si Anas radiyallahu anhu, lama kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madina fawajada qauman. Ibig sabihin ng hadith na ito, dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina at nakita niya ang mga tao na sila ay nag-aayuno, ang mga Hudyo, at nagdiriwang. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano nga ba itong araw nito sa inyo ngayon? Ano gano ito kahalaga? Sabi nila, ito yung araw na kung saan nailigtas si Propeta Musa, 10 ng kanyang mga kasamahan, doon sa parusa na pang-aapi ni Firaun at 10 ng kanyang mga kawal nung sila ay hinabol doon sa pagpaslang kay Musa alayhi salatu wasalam. At dito nangyari kung saan nahati ang dagat. Dahil sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salatu wasalam, at sila ay nailigtas. So mula noon sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nahnu awla bi Musa, kami ang mas may karapatan kay Musa, at sinabi niya sa kanyang mga sahaba na pag-ayunan ang araw na ito. Ayon sa mga pantas mga kapatid, ang araw na ito ay wajib, kana wajiban liha ula in fi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nung hindi pa ipinag-utos ang Ramadan, ito ay wajib sa propeta at sa mga naniniwala sa kanya. Pero nung dumating na yung Ramadan, ay naging tatawo na lang ito. Ibig sabihin, optional. Kung sinong mag-ayuno, pwede mag-ayun at pwede namang hindi. So, dito rin sa mga Shia, kung gaano kahalaga ito dahil sa pagluluksa nila at pagdidiriwang na kung saan dito napaslang si Hussein, anak ni Ali at saka si Fatima na apo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung napaslang siya at naging martir na napatay sa Karbala sa may lugar sa Iraq. So sa atin naman sa Islam, hindi dahil sa pagkamatay ng propeta o pagkamatay ng isang kahit sinong tao ay dapat ito ay ipagdiriwang o ipagbunyi. So ang mga kaganapan na ito mga kapatid, kung bakit tayo ay nag-aayuno, una, ito ay pag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, kailan tayo mag-aayuno? Kailan tayo magsisimula? Una, ang kahalagan ng pag-aayuno rito, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu alallahi ayukaffira sanatil lati maqablaha. Hinihiling ko sa Allah na sana patawarin ang ating mga kasalanan sa mga nakaraang isang taon. Mapapawala ang ating mga kasalanan ayon sa mga pantas, yung mga kasalanan na sagair, yung mga maliliit lamang na kasalanan. Paano tayo mag-aayuno? Sabi ng mga pantas, apat. Mag-aayuno tayo doon sa ikasyam, ikasampu o ikalabing isa ng Muharram. Pangalawang pag-aayuno, mag-aayuno ka sa ikasyam hanggat ikasampu. Dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sumukablaha. Ibig sabihin, mag-ayuno kayo bago dumating ang pang-sampung araw, na maski dalawang araw. Pangalawang pag-ayuno ay mag-ayuno ka sa ikasampu o di kaya ikalabing isa na dalawang araw rin. Ibig sabihin, before and after, tag 2 days, pwede yun. Pwede rin tatlong araw, yung unang nabanggit natin. At ang pang-apat na pag-ayuno ay ang pag-ayuno sa isang araw lang sa Yawmul Ashura. Ang Yawmul Ashura, ngayon sa taon na ito, 2019, ang nakikita ngayon ay sa Lunes ay pang-sampu daw yun ng Ashura. So, although may manangat sasabi na hindi correct yung pagbilang, kaya nga naman ang sinasabi ng mga ibang pantas, mas maganda na mag-ayuno ka ng Lunes, o di kaya Lunes hanggang Martes, o di kaya ay mag-ayuno ka sa bukas, halimbawa ng bukas at saka sa ikasampu. So lahat po yun ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po napulutan natin ng aral ang mga anumang ating naibahagi.
Patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain, mag-ayuno tayo para sa Allah. Nang sa gayon, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.